Sir, Right, based on the user's persona, sabihin mo lang kung totoo, kung wala, kayong nagawa, sabihin lang, anyway, maintindihan naman naman kayo. well, Kung wala kayong ginawa, diri ka. tanong ba, meron o wala? Meron o wala? Meron. Actually have, I have to cut him off para makatipid tayo sa oras. Sige, sige. Direct to the point, ano pong nagawa nyo o ginagawa nyo so far doon po sa mga tirahan, mga bahay-bahay ng mga pobre nating kababayan? Direct to the point po. Huwag nyo kayong magpaligoy-ligoy, please. All right, sir. For the specific calamities that occurred, our department through our secretary has issued. Mr. Chair, for the second time, direct to the point. Ano po kung meron na kayo nagawa? Yung sa mga estero. Sa mga estero at sa mga bahay ng mga kababayan natin na nakatira sa informal settlers area. Ano pong ginawa nyo sa mga bahay nila? May mga two-story buildings dyan, three-story buildings na paupahan sa mga informal settlers. Yung mga maliliit na bahay dyan, yung mga bungalow na bahay sa informal settlers. Sila po, ayon po kay Architect Palafox, sa mga surveys o sa mga ginawang studies ng mga eksperto, sila po maging hardly hit. Sa 30 to 40% na building will collapse, that will come from informal settlers area. So what have you done and what are your plans and what are you doing right now? Direct to the point po, sir. Huwag na magpasikot-sikot. Kasi meron tayong 800 billion, sabi na budget, di ba, para dyan, at meron pang binabagit ng mga World Bank. So, ano pong ginagawa nyo? Please, sir, diretso, bago tayo mabusin ng oras. Mike, please. Our building officials in Metro Manila and all other jurisdictions have a standing directive to conduct inspections on all of these structures within their jurisdiction. So currently we are receiving the reports. No, this is continuous and this is a recurring task. No, Mr. Chair, I have to interrupt him again. Magbigay ho kayo ng specific. Ano mga areas sa informal sector sa Metro Manila, marami rito eh, na inspect na po ng sabi niyo mga taga-LGU in coordination with DPWH, anong areas ng mga ito at ilang mga bahay na ito, and can we see samples of those surveys or inspection that you have done and the works that you have done? I need those records. Right, sir. Just be specific. Ganun lang kasimple dahil mahirap natin. Pag-generalize natin, paikot-ikot tayo dyan eh. Sagutin nyo lang kami ng ganito eh, right, di ba? So, be specific. Mr. Chair. Right. Based on the user's persona, sabihin mo lang kung totoo, kung wala. Kung wala kayong nagawa, sabihin lang, anyway, maintindihan naman naman kayo. Well, kung wala kayong ginawa, di ka. Tanong ba, meron o wala? Meron o wala? Meron. We actually have a record, sir, of this. Ano? But if you would give us time, we can collate this and furnish the... Pero alam niyo naman po, Mr. Chair, alam naman niya na ito yung pag-uusapan natin. Sana pumunta ka na dito prepared at dala mo na yung mga papeles na dokumentong yon, records na yon. Di po ba, sir? Kailangan, pag pumunta kayo dito sa Senado, kailangan handa tayo paragi. Yeah? Let me reiterate. It is always better to address the hazards before they become a disaster. Oh? Kaya mahalaga na makinig tayo sa mga eksperto, hindi sila kontrabida dito. Dahil ang kaalaman at expertise nila ang makakatulong sa ating kaligtasan. Kaya DPWH, narinig nyo, watch out yung 30%. Hahabulin natin yan. Okay, so, sige. Magsubukan tayo. Okay. Mr. Chair? Yes. Pwede ba sa sinabi ni okay, go ahead, Mr. Palafox? Good. Yeah, kasi marami ko nabasa na articles na sinulat niya and tagahanga niyo po ako, Sir Architect Palafox. Isa po sa mga sinabi niya na nabasa ko sa, na article, in the event, God forbids, a 7.2 earthquakes will happen, 30 to 40% of the buildings, structural buildings, dito sa Metro Manila will collapse. And majority of that will come from the poorest of the poor. Yung sa mga informal settlers. Sila yung mga maging hardly hit. Ang tanong ko lang sana, anong kasi binanggit kanina ni USEC, Carbal, marami kang binanggit, nag-schools, okay, and thank you, and other buildings. Kayo ho ba, nag-inspect na po doon sa tirahan ng mga informal settlers? At kung nag-inspect po, anong klaseng mga inspection ginawa nyo at ano pong klaseng ginawa nyo adjustment para masiguro itong mga pobre nating kababayan kapag nagkaroon ng earthquake, hindi sila ma-wipe out? Yes, nag-ano ako niyan dati, di ba? Nag-request ako sa inyo to inspect. I-check yung lahat yung mga buildings na yan. So ano yung reaction nyo to that? Sige, you're now recognized. Good. Yes, ang mandato po kasi ng Department of Public Works and Highways ay ang mga public buildings po.
yung po mga private po ang in charge po dyan yung mga building officials ng mga LGU po. So napupunsyo pirato po kayo. It's okay. Hindi naman po. Kasi sa concern ako eh. I have so many experience, Mr. Chair. Pagdating po sa tirahan ng mga informal settlers natin, dikit-dikit at wala po silang madadaanan. Importante po yun yung distance nga sinabi ni Architect Palafox. Kasi yung iba, sabi nila, hindi sila binibigyan ng right-of-way. Yung iba, umakit ng bakod para makadaan. So in the event of an earthquake, marami sa kanila mamatay. Pag nagkaroon ng sunog, marami sila sa kanila matatrap. Ito ba, tinignan niyo po na this being a problem and have you addressed this kind of problems? Sir, Mr. Attorney, ikaw ang pinapasahan ni Yusek Carvajal. Attorney John Belderol, recognize. Thank you, Mr. Chair, and the members of our honorable committee. Regarding that question. So actually, one of the basic duties of our building officials is to ensure the stability and integrity of every building within their jurisdiction. That covers public and private buildings. So what Undersecretary Carvajal mentioned, that's accurate concerning the scope of the responsibilities of the department. So insofar as public works are concerned, basically... Mr. Chair, I have to cut him off para makatipid tayo sa oras. Sige. Direct to the point, ano pong nagawa nyo o ginagawa nyo so far doon po sa mga tirahan, mga bahay-bahay ng mga pobre nating kababayan? Direct to the point po. Huwag nyo kayo magpaliguy-ligoy, please. Right, sir. For the specific calamities that occurred, our department through our secretary has issued... Mr. Chair, for the second time, direct to the point, ano po kung meron na kayo nagawa? Yung sa mga estero. Sa mga estero at sa mga bahay ng mga kababayan natin na nakatira sa informal settlers area. Ano pong ginawa nyo sa mga bahay nila? May mga two-story buildings dyan, three-story buildings na paupahan sa mga informal settlers. Yung mga maliliit na bahay dyan, yung mga bungalow na bahay sa informal settlers. Sila po, ayon po kay Architect Palafox, sa mga surveys o sa mga ginawang studies ng mga eksperto, sila po maging hardly hit. Sa 30-40% na building will collapse, that will come from informal settlers area. So what have you done and what are your plans and what are you doing right now? Direct to the point po, sir. Huwag na magpasikot-sikot. Kasi meron tayong 800 billion, sabi na budget, di ba, para dyan, at meron pang binabagit ng mga World Bank. So ano pong ginagawa nyo? Please, sir, diretso, bago tayo mabusan ng oras. Mike, please. Our building officials in Metro Manila and all other jurisdictions have a standing directive to conduct inspections on all of these structures within their jurisdiction. So currently we are receiving the reports. No, this is continuous and this is a recurring task. No, Mr. Chair, I have to interrupt him again. Magbigay ho kayo ng specific. Ano mga areas sa informal sectors sa Metro Manila, marami rito eh, na inspect na po ng sabi niyo mga taga-LGU in coordination with DPWH, anong areas ng mga ito at ilang mga bahay na ito, and can we see samples of those surveys or inspection that you have done and the works that you have done? I need those records. Right, sir. Just be specific. Ganun lang kasimple dahil mahirap natin. Pidya-generalize natin. Paikot-ikot tayo dyan eh. Sagutin nyo lang kami ng ganito eh. Right, diba? So be specific. Mr. Chair. Right. Basta natin yung resource person na sabihin mo lang kung totoo, kung wala. Kung wala kayong nagawa, sabi lang, anyway, maintindihan naman naman kayo. Well, kung wala kayong ginawa, di ka. Tanong ba, meron o wala? Meron o wala. Meron. We really have a record, sir, of this. Ano? But if you would give us time, we can collate this and furnish the... Pero alam niyo naman po, Mr. Chair, alam naman niya na ito yung pag-uusapan natin. Sana pumunta ka na dito prepared at dala mo na yung mga papeles na dokumentong yon, records na yon. Di po ba, sir? Kailangan, pag pumunta kayo dito sa Senado, kailangan handa tayo paragi. No? Hindi po pwedeng ayan, andiyan ang resolution naman eh. Andiyan invitation urging the Department of Public Works and all local government units to conduct immediate audit and review existing buildings, structures. 'Di ba? Tapos alam niyo pa 'yung nangyari diyan sa Ito ang balita, Senador. Taffy Tulfo uminit, anong nagawa nyo sa mga building inspection? Anong nagawa nyo sa bahay ng mga pobre na kababayan natin? Pag mayaman may padulas, shout out sa lahat. Huwag kalimutan like, subscribe and share, comment, reaction tayo dito guys. Panoorin susunod na video. Turkey, sa Lebanon. So automatic yan ang pag-uusapan natin. So kailangan ready tayo palagi.
Yes, sir. Yeah. In fairness, sir, no, sa building officials, our latest directive, which we sent last February 6, 2023, they're still submitting their compliance reports for this one. So 2016 po yon? Anong year po? No, sir. This is we actually remind them every time na may calamity, sir. Okay, so after you have reminded them, so they should have gotten back to you. Yes. Para dun sa report na kung ano nagawa nila. And, so have you asked for those reports? Yes, sir. And can we see those reports? Right now, we don't physically have it here. We can. Kaya nga, sir, kayo mismo nagsabi sa DPWH, importante yung monitoring. Sinabi ni Engineer Falapox, ni Architect Falapox, monitoring is very crucial here. So wala pala kayong ginagawa monitoring. After na kayo po magbigay ng recommendation, papabayaan nyo na, bahala na si kung sino man po yung Pilato, kung gagawin nilang trabaho, hindi. Dapat meron kayong follow-up monitoring to ensure na yung inyo pong recommendation ay nasusunod. Di po ba? Yes, sir. Yes, sir. We actually do that, sir. We actually... Then if you did that, nasaan po yung report? Again, sir, my apologies. Please provide us a little bit of time. Ito po kasi masama, Mr. Chair. Kasi pag mga pobre natin kababayan, napapabayaan, ang palagi natin tinututukan, siguro yung mga private homes na kung saan pag mamayari ng mga mayaman na meron padulas, kaya agad-agad binibigyan yung atensyon at inaayos yung kanilang retrofitting. Pero yung mga nasa informal settlers, na mga walang boses, mga defenseless, napapabayaan. And for your information, sila po yung magiging pinakamalaking pagkakaroon na ng biktima. Mr. Chair. Okay. Siguro, yung sa question mo, no? Pwedeng pasagutin natin ng MMDA. Yeah. Is it okay with you? Yes, sir. Senator Tulfo? Senator Tulfo? Attorney Artes, acting chairman ng MMDA. Sige, attorney. Yes. Sa part po ng MMDA, starting 2013, nagre-require po tayo sa mga LGUs to conduct an inventory of buildings in Metro Manila. Every 5 years po yan. So 2013, 2018, and due po uli ngayon for submission yung inventory na yan. At based po sa latest inventory po or statistics ng MMDA, 64% of the buildings were constructed before 1992, meaning before po noong amendments sa structure. Mr. Chair, sorry, I have to cut him off again. Okay, ang gusto ko po malaman, kung kayo po ay gumawa ng structural auditing sa mga buildings na sa mga informal settlers area. Kasi po, nagtanong na po ako sa mga barangay chairman, sa mga lugar na kung saan kinaroon na natin mga police of the poor. Wala man lang daw nakita sila chairman na mga taga DPW o MMDA na gumagawa ng retrofitting sa mga bahay-bahay doon na ina-advisean po yung mga bahay-bahay doon na kung pwede, maghiwalay-hiwalay ka ng konti, kung pwede, binabaklas po yung mga bakod na para magkaroon po ng daanan in case of emergency, yung mga kababayan natin na tumatakas from the fire after the earthquake. Wala po eh. And now you're saying 64%, whatever that figures, wag ho puro laway. Dapat po, backup with records, nasaan? LGUs po kasi ang nagko-conduct na inventory. Kinocollate lang po namin yung data. Kaya nga po, kung meron po ginawang LGUs, dapat po pinasahan kayo, dapat may follow-up na LGUs, nasaan yung mga data ninyo, and then ipakita nyo ngayon sa kay Mr. Chairman. Yes, we'll submit this. Actually, we... Kasi ang nangyayari po dito ngayon, kayong mga taga-gobyerno, nagpapasahan kayo, naghuhugas kamay kayo palagi, tutulakan kayo. Dapat pagpunta nyo rito, alam nyo naman po yung pag-uusapan natin, eh dapat you should come prepared and bring all those documents na para masuportahan yung mga pinagsabi nyo. With due respect, sir, kaya nga po may figures kami dahil meron po kaming sinabit sa amin that we will provide. Sir, madali lang magsabi ng figures kahit na sino siguro pwede makapagbigay ng figures. Ang importante, sir, yung pong bang ebidensya na yung figures na yun talagang totoo, legit, hindi po gawa-gawa, back up by records, we'll hard copy. We'll submit, Senator, the support regarding this particular statistic. And I'm very interested po, particularly dun sa mga informal settlers areas. Kasi sila po maging hardly hit should 7.2 earthquakes happen. Sila po ang maging kawawa. 30 to 40% ang mga building na ma-wipe out sa Metro Manila, and majority of those will come from the informal settlers. Marami dun sa mga informal settlers ang mamamatay. We understand, Mr. Senator. That's why we require LGUs po to update us every 5 years noong statistics na yan. So after 5 years, pwede ba kayo makapagbigyan ng records? Kasi po, tulad ng sinabi ko, Mr. Chair, nagtanong-tanong na ako eh. Yesterday, nagtanong-tanong ako, nagtatawag ako sa mga barangay chairman. Siyempre, hindi ko sabihin ang pangalan nila, baka pag-initan ng MMDA. Sinabi nila, Senator, wala man lang kami nakita ng mga taga-MMDA o DPWH na nag-inspeksyon na ni-retrofit yung mga buildings dito ng mga kasamahan namin, kabarangay namin, wala, ni isa.
Actually, Your Honor, with due respect, again, hindi po MMDA ang nag-inspect. Even DPWH, wala na po. Kahit na sino pong otoridad, wala na po. LGUs po ang nag-co-conduct ng inspection and sinasubmit lang po. Kaya nga po, LGUs, siyempre po, kayo pong taga-MMDA, ang nagbibigay ng recommendations, tama? Nagre-require lang po kami ng submission ng... Okay nga po, once you require them, then they should submit to you documents to make sure that the requirements that you put in have been complied. LGU function po yan, with due respect again. Well, sir, regardless, magtuturoan kayo. Ang gusto ko lang po malaman, dapat po meron kayong system in place na para yung po mga recommendations, yung po mga kailangan gawin na susunod. At yan po ay recorded. At kapag meron na pong ganitong klaseng hearing, may po-provide nyo po sa amin para yan po ay may disseminate namin information na yan sa taong bayan so that this taong bayan will be prepared. And they will know what they will do in case an emergency like 7.2 earthquake happens. Yes, Your Honor. Nag-educate naman po kami. That's why meron po tayo mga shake drills and... Shake drills is not enough, sir. Shake drills yes, is not sir. Enough. Ang importante, sir, mag-build kayo ng mga structures na earthquake resistance. Kahit na anong klaseng shake drills ang gagawin po ninyo kung yung building ay magko-collapse dahil hindi po magandang structure, hindi po naayos, hindi po na-retrofit, wala rin. Maliit lang po may tutulong ng shake drills. Ang may tutulong po dapat as much as possible maging earthquake resistance po yung mga building kasama po din retrofitting kung tawagin. Di po ba? Apo, ang makakasagot po niyan ay siguro yung ibang agency insofar as MMDA is concerned. Kami po yung preparedness lang po ng mga tao. We identified, nasabi nga po ni Architect Palafox, yung mga quadrants kung saan po na-identify po natin kung saan po pwedeng pumunta yung mga tao na safe. Kasama po lahat yan sa preparation po natin under Metro Manila o Plan Yakal po. In preparation. Last na lamang po, Mr. Chair. Isa pa po, pagkatapos ng earthquake, maraming bahay ma-damage, mag-collapse. Ang eskwelahan ang pinupuntahan, evacuation centers and hospitals. Doon din po dapat mag-concentrate kayo. Meron na ho ba kayong listahan ng mga eskwelahan? Halimbawa, di sa Metro Manila, ang dami po talagang direct below the fault line tulad ng sa Marikina, Barangka Elementary School, Mother Angel Center for Family Ministries, puro mga elementary schools po ito. Muntinlupa, Pedro Diaz High School, high school naman, Alabang Elementary School, West Bay College, St. Peter School of Alabang, Bully Elementary School, Servit School, the list goes and on sa Muntinlupa po ito. So kawawa po pag halimbawa during school hours tumaming earthquake, ito po mga eskwelahan malilintikan. So ano pong nagawa ng DPWH para sa mga eskwelahan na ito? And on top of that, sana po talaga itong isa sa mga agad-agad ma-retrofit natin para magamit din na evacuation centers after na magkaroon na po ng disaster, di po ba? Maraming salamat po, Your Honor. Aside po sa mga pagre-retrofit namin ng mga school buildings, meron na rin pong nagawa ang DPWH ng mga earthquake resistant na mga evacuation centers. Sa NCR po, meron na po tayong 178. Sa Luzon po, ang total po ay 8,000 mahigit. 8,098 evacuation centers. Sa Visayas ay 3,000. Sa Mindanao po ay 4,820. Ang kabuuan po ay 15,918. Okay, sorry again. Thank you, Mr. Chair, for that. Pero ang sinasabi ko po, elementary schools po ba? Meron kayong ginawang retrofitting? Meron especially na po... mga schools na nasa fault line mismo, tumatakbo sa fault line? Meron listahan po kayo, I'm sure. Po. So ito po ba mga eskwelahan directly nasa ilan ng fault line, sa West Valley fault line, itong sa Marikina, Barangka Elementary School, Mother Angels Center for Family Ministries, sa Muntinlupa, Pedro EDS High School. Ang haba po ng listahan nito sa Quezon City, Ateneo Grade School, Ateneo de Manila University, Rodriguez Montalban, Macabud High School, San Pedro Laguna, Adelina Complex Elementary School, Santa Rosa City, St. Scholasticas. So ito ho ba mga eskwelahang ito na puntahan nyo na po na retrofit kapag kung sabihin nyo, yes, you did that already, I need a record showing na talagang you did it. Nakalimutan ko lang pong dalhin yung listahan kasi wala pong excuse, pero meron po kaming listahan yan. Dala-dala ko kanina, hindi ko lang nabit-bit. So, siguro, meron po tayong total na 4,407 school buildings na retrofitted na po.
Pero Mr. Chairman, yung lahat ng mga eskwelahan at hospital na nasa within the fault line. Yan po ang priority natin, yung mga identified po. Yeah, padala niyo po kami ng listahan para masiguro na talagang lastly, make sure na yung mga kontrakto na gumawa nito, hindi yung mga kontrakto na kung tawagin God knows who does not pay. Ibig sabihin, yung bang pinapasubcon hanggang sa, sabi nga ni Mr. Palapox, 30% ay napupunta sa, medyo mabait pa si Architect Palapox. He's a big business. Corruption. In fact, Mr. Palapox, I will correct you. Hindi. 40% na lang ang natitira, yung 60% napupunta sa corruption. Kasi nga, ibibigyan ko niya sa Contractor A. Si Contractor A is subcon niyang Contractor B. Contractor B is subcon kay Contractor C. Papasapasahan. Hanggang sa dumating ka Contractor D, wala na matitira. Eh, paano pa yung mga district engineer? Paano pa mga ibang Poncio Pilato na kailangan mag-cut ng cut? So, matitira na lang, konti na lang. Kaya nga, marami tayong mga structural structures dito, tulad ng mga tulay, kalsada, and government buildings, na madaling masira dahil nga po doon sa mga contractors na nagpapasapasahan dahil substandard materials na gagamit, tinitipid, dahil nga po sa sinasabi ni Architect Palapox, is to do business, a.k.a. corruption. Tama ho ba, Architect? Mabait si Architect eh. Oh, thank you, Architect. Okay. Thank you, Mr. Chair. Are you done? Okay. Thank you, Senator Tulfo. At,